mas madali, kumbaga, yung pagdadala ng problema, mga ka-pixie. And ang maganda pa nito, parang nahahawi or mahahawi, no? Parang mahahawi yung mga problema nyo this time ngayong full moon season. Parang kapag may problema kasi kayo, di ba, parang imagine niyo nasa isang kalsada kayo, tapos pag may problema kayo, maraming nakaharang, may mga humps, ganyan, or kung ano man, talahib, ganyan, parang maraming nakaharang sa dadaanan nyo. Pero ngayon, parang hinahawi na ni universe yung mga balakid na yon, no? Hello guys, hello Scorpio, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Full Moon Kapalaran para ngayong January to February para sa Scorpio, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Shuffle ko yung cards guys, hanapin ko yung energy ng Moon at saka yung energy ng Scorpio. So, ito yung moon energy guys, nasa ilalim siya ng deck. Ngayon naman, hanapin natin yung energy ng Scorpio. Ito guys. So, Scorpio kayo ay represent ng King of Cups sa ating spread. Ito yung combination mga ka-pixie ng positive and negative energy. General reading lang guys. Pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. Yung full moon guys ngayong January ay sa January 25, tapos yung next na full moon naman ay sa February 24. So ang reading na to mga ka-pixie ay para sa period na yan, and ang pamagat ng ating full moon ngayong January ay wolf moon mga ka-pixie. So ito yung combination ng positive and negative energy mga ka-pixie, no? Meron ditong presence ng air sign, masculine and feminine energy mga ka-pixie, Aquarius, Gemini, Libra at saka fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. So for some of you, maaaring may ganyan kayo sa inyong natal chart mga ka-pixie, and for some of you, you may be dealing with people na mga may ganyang signs guys. So ito, nakikita natin, unahin natin yung negative mga ka-pixie, no? Kasi nakikita natin na masyado kayong, yung iba sa inyo nagkakaroon ng depression, masyado kayong maraming iniisip mga ka-pixie, masyado kayong maraming emotional pain na pinagdadaanan. So syempre yung emotional pain, kanya-kanya ng pinanggagalingan yan, no? Pwedeng may problema kayo sa relasyon, pwedeng may problema kayo sa pera, meron kayong problema sa buhay. For some of you, feeling ko meron ding problema sa anak, yung iba sa inyo mga ka-pixie. Syempre kapag nag-overthink kayo or kapag inisip nyo yung mga problema na yon, normal lang na masaktan kayo and normal lang na makaramdam kayo ng kalungkutan mga ka-pixie. Okay? So yun yung nakikita natin ng mga reasons ng, pero ito guys, nakikita natin na parang nakabawi na rin kayo, no? So for some of you, although may mga emotional pain na pinagdadaanan, pero pinipilit na makabawi and makarecover, and hindi naman kayo mabibigo kasi tutulungan kayo ni universe na makabangon at makarecover dun sa mga problema or sa mga challenges na pinagdadaanan nyo sa inyong buhay mga ka-pixie. At saka hindi lang yan guys, kasi maaring meron ding ibang tao, ayan, no, di ba nga sabi ko sa inyo kanina, maraming tao sa paligid nyo. So itong mga tao na to, we can consider them helpful people, okay? Or maaring yan din ay pinapadala sa iyo ni universe para matulungan ka, no? Para maibsan yung bigat-bigat ng dalahin mo. Syempre, 'di ba, two heads are better than one pagka meron kayong katulong mga sumusuporta sa inyo, syempre mas magaan sa pakiramdam, mas madali kumbaga yung pagdadala ng problema mga ka-pixie. And ang maganda pa nito, parang nahahawi or mahahawi, no? Parang mahahawi yung mga problema nyo this time ngayong full moon season. Parang kapag may problema kasi kayo, di ba, parang imagine niyo nasa isang kalsada kayo, tapos pag may problema kayo, maraming nakaharang, may mga humps, ganyan, or kung ano man, talahib, ganyan, parang maraming nakaharang sa dadaanan nyo. Pero ngayon, parang hinahawi na ni universe yung mga balakid na yon, no?
And unti-unting makikita nyo yung tamang daan para sa inyo. So, makaka-recover din kayo, mga kapiksi. Okay? For some of you are suffering, guys, no? Nakita natin na talaga medyo bilanggo kayo ng sarili nyong suffering, mga kapiksi. A lot of sadness. So, yung iba sa inyo parang kinakain talaga ng kalungkutan, mga kapiksi, at naghahanap kayo ng sagot. Yung iba sa inyo, kino-question nyo, no? Parang kino-question nyo si universe, bakit nangyayari sa akin to? Anong nagawa ko? Anong kulang sa akin? Anong mali sa akin? So, may mga ganun, no? Medyo emotional pa yung iba sa inyo, mga kapiksi. Pero yun nga, sabi ko sa inyo, tutulungan kayo ni universe yung mga solusyon para makarecover kayo. Unti-unti kayong makaalis dyan sa akin na sasadlakan nyo. Pero, of course, syempre, mga kapiksi, you have to help yourself as well. At saka yung sabi ko nga sa inyo kanina, guys, may mga taong tumutulong sa inyo. Pero, you have to understand na kahit tulungan kayo ng ibang tao, kahit maraming nagtutulong sa inyo, kahit anong advice yung ibigay sa inyo ng ibang tao, mga kapiksi, kahit na ako, let's say, for example, bigyan ko kayo ng advice, kayo pa rin yung masusunod, diba? Kayo pa rin yan, it's still up to you kung paano kayo magkakaroon ng disiplina sa sarili nyo na tulungan yung sarili nyo, mga kapiksi. So, you have to help yourself as well. Makalaya din kayo, di ba? Sabi ko nga, makarecover kayo, makalaya din kayo. Yung iba sa inyo, kung meron kayong mga good news na inaantay, mga kapiksi, maaari siyang dumating sa inyo. Yung iba sa inyo, guys, parang makatulong din sa inyo kung magta-travel kayo. Kung may mga budget kayo, mga kapiksi, medyo magpahinga muna kayo, magbakasyon kayo, mag-travel kayo, lalo na kung very toxic, feeling nyo very toxic na yung nararamdaman nyo, ganyan, para makatulong din kasi yung pag-travel, para medyo mabawasan yung stress nyo, ganyan. Makapag-cleanse kayo. Kung hindi naman kayo makapag-travel, at least mag-vacation kayo kahit mga isang araw, dalawang araw, ganyan. Kahit na sa bahay lang kayo, di ba? Shut off nyo yung sarili nyo from the outside world and just invest in yourself. Invest in your quiet time, in your me time, mga kapiksi. Magpahinga ka, mag-recharge ka. Malaki din yung maitutulong nun para sa inyo. Okay? So, yan yung nakikita natin, guys. Medyo negative, pero medyo positive din at the same time. So, kayo na yung bahala kung ano yung tititigan nyo. Kung magpapakanega kayo o magpapaka-positive kayo, syempre, dun tayo sa positive palagi, Scorpio, no? Sa mga nagdadanas ng emotional pain, guys, again, pwede nyo pakinggan yung ating Ho'oponopono and Self-Love Subliminal. At saka sabihin nyo lang, guys, this too shall pass, no? Sa mga kapiksi natin na namang problema dyan, yan talaga yung favorite kong affirmation sa mga may problema. This too shall pass. Lilipas din ito. Malalampasan ko din ito. Magiging ma-okay din ako. Okay? Alright. So, i-comment nyo yan sa baba, Scorpio, if in case nakaresonate kayo. Tingnan natin yung additional message sa inyo, guys, gamit itong deck na to. So, i-shuffle ko muna. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna itong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt ng negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-undad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course? Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sabay-sabay tayo sa pagyaman, mga kapiksi, mag-avail na kayo ng course, guys, kasi sobrang ganda talaga niyan. And good news, mga kapiksi, no, dahil ngayong January ay magbibigay ko ng one free pampaswerte subliminal sa lahat na mag-avail ng course until January 31, guys, so mag-avail na kayo. Meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, mga kapiksi, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo, guys, ng email sa pinoypixietaro@gmail.com.
So, eto guys, no, communication is the key. Yan yung additional na message para sa inyo guys. And totoo naman yan guys, sa lahat ng aspeto ng buhay natin, sa relasyon natin, kahit saan, kahit kanino, whether romantic relationship, non-romantic relationship, sa trabaho, sa negosyo, sa school, sa kapitbahay, sa kahit saan, mga kapiksi, kailangan ng magandang communication, maayos na communication para maipaliwanag yung mga nais nating sabihin and kung ano yung mga gusto nilang iparating sa atin, no? Successful relationship usually comes down to one thing, communication. Okay? So, itong time na to, guys, make sure na pagbutihin nyo yung communication nyo with other people, iset nyo yung expectations nyo, let your voice be heard, sabihin nyo kung ano yung naiisip nyo at nasa damdamin nyo, and make sure na pakinggan nyo rin sila sa mga nais nilang sabihin sa inyo, mga kapiksi. Attune to the moon, guys. Write a list of all the people who you love most and see if you're prioritizing them. So, make sure na, let's say, for example, sa contacts nyo, no? Yung mga kakilala nyo, no? Lista nyo, diba? Or tingnan nyo yung contacts list nyo and then check nyo if you are prioritizing them, if you are giving them attention na kailangan nila. Pero syempre guys, una dyan yung pamilya, diba? Pamilya, mga kaibigan, ganyan. So, yeah. I-check nyo, dapat binavalue natin yung relationship natin with other people because at the end of the day, mga kapiksi, no man is an island, lahat tayo magkakakonekta, okay? Time to tell someone how you feel, no? Express yourself, mga kapiksi, no? Wag mo nang itago yung tinatago mo, okay? Don't be all in your head and not in your heart. So, sometimes, kailangan nating lagyan ng emosyon, no? Hindi lahat ng relationship is puro logical. Dapat may emosyon din, mga kapiksi. Someone is flirting with you. Yee! So, for some of you guys, maaring may nakikipag-flirt sa inyo. Okay lang yan kung kayo ay mga single, mga kapiksi. Pero kung kayo ay in a relationship, natantanan nyo, no? Tigilan nyo. Mga matatanda na kayo, diba? So, dapat wala nang ganun-ganun, mga kapiksi. And for some of you, this may be the best time for you to read more books, no? Kung kayo ay mahilig magbasa, taas-taas kamay, hello-hello, kaway-kaway sa inyo, mga kapiksi. So, read more books. Maganda yan, ang katulong yan sa atin, mga kapiksi, para nadadagdagan yung ating mga kaalaman, guys. Okay? Alright. So, yan yung very straightforward na mga mensahe para sa inyo, Scorpio. Comment down below if feeling nyo nakaresonate kayo dyan sa mga mensahe para sa inyo. And yung mga magagandang energy dito, guys, i-mind nyo sa comment section. I-claim nyo na para maramdaman nyo yung mga positive energies, mga kapiksi. Ito yung ating mga pampaswerte subliminal, guys. Pakinggan nyo para maging maswerte talaga kayo. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. And click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.